Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang kanyang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang pitong anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasing tapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay sa iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang iyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin. Pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit,
Hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kakahimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mabagkas sa iyong ina na siyam na buwan nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taon kitang pinasuso. Pinalaki kita, pinag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama sila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antioko? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko ay ang utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng paghihirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako dumudulog at sa iyo humihibik. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawaring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping, binigyan niya ng salaping ginto, upang malaman kung gaano ang itinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salipin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno, mga kapatid na naririto at kasama natin online. Ang mahalaga pong pinupunto sa atin ang Ebanghelyo para sa araw na ito ay yung ating Panginoon po may bigay na biyaya sa bawat isa sa atin. At ang nais niya ay lumago ang bawat biyayang ipinagkaloob niya sa buhay ng bawat isa. Uulitin ko po, yung Panginoon po may bigay na biyaya sa bawat isa sa atin. At ang nais ng Panginoon, lumago yung mga biyayang ito sa buhay natin. Ano pong nagiging problema, bakit hindi lumalago? Ang isa pong problema na nagkakaroon sa buhay natin ay minsan natatakot tayo na maubusan ng biyaya. Kaya ang kadalasan, ang nangyayari, ang nagiging desisyon natin, hindi na lang tayo magbabahagi sa iba. Sinasabi na lang natin, saka na lang ako magbabahagi kapag marami ng biyayang dumating sa buhay ko.
Kaya minsan, madalas, ang equivalent ng kakaunting biyaya para sa atin, sinasabi natin ay wala, walang biyaya. Ano pong ibig sabihin nito? Minsan may manghihingi sa atin ng panahon para tumulong, pero anong sasabihin natin? Wala akong panahon. Pero kung titingnan naman natin yung ating buhay, yung ating maghapon, marami tayong panahon na ginugugol sa mga bagay na hindi naman makabuluhan. Pero sinasabi natin, pagdating sa pagbibigay ng panahon para tumulong, sasabihin natin, wala akong panahon. Minsan naman may mag-aanyaya sa ating maglingkod, sasabihin natin, wala akong alam diyan. Wala akong talento. Kaya minsan, wala rin tayong naibabahagi talaga. At kung minsan naman may manghihingi sa atin ng kaunting tulong pinansyal, sasabihin din natin, wala akong pera. Kahit naman kung minsan madalas ay mayroon naman talaga tayong kakaunting pwedeng maitulong. Ano pong problema doon? Mayroon naman po tayo. Meron tayong biyaya. Kaso sa tingin natin, yung kaunti lamang ay wala. Yung kaunti lamang ay akin na lang. At para tayo tigilan ng iba sa kakakulit na panghingi ng panghingi sa atin, ang sasabihin na lang natin madalas ay wala. Wala ako niyan. Wala akong panahon. Wala akong maibibigay. Wala akong alam. Akala lang po natin wala. Pero meron, meron, at meron. May biyayang talento po yung Panginoon sa bawat isa sa atin. Tingnan po natin, binigyan tayo ng talino at mga kakayahan. Hindi ba natin kayang pag-aralan at pagsumikapan upang lumago sa iba pang kakayahan upang makapaglingkod sa Diyos? Nagbiyaya po yung Panginoon ng maraming panahon para sa atin. Tingnan po natin sa araw na ito. Saan po ba natin ginugugol itong panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Wala ba talaga tayong panahon na maibabahagi para sa iba, para tumulong? May biyaya po yung Panginoon na yaman. Minsan hindi marami, pero may ibinibigay yung Diyos. Tingnan po natin saan natin ginagamit yung mga yaman na bigay sa atin ng Panginoon. Puro pansarili lamang ba? Wala na ba talaga tayong mailalaan para sa mga nangangailangan? Tandaan po natin mga kapatid, hindi lalago yung buhay kung palaging maghihintay na lang tayo na dumami yung ating mga biyaya, yung ating mga yaman. Yung marami pong nagtagumpay ng mga negosyante, bakit sila nagtagumpay? Kasi sumubok sila ng paulit-ulit para lumago yung kakaunting mayroon sila. Tayo rin po, kaya natin po iyon. At ganoon din po yung hamon sa buhay natin. Patuloy na magsumikap at gamitin ang mga biyayang ipinagkaloob. Ito po yung paraan para lumago ang biyaya ng Diyos para sa buhay natin. Anong mangyayari po kung puro pagsasabi na lang tayo ng wala kahit meron? Sabi po sa Ebanghelyo, ang wala, kahit pa ang kakaunting mayroon siya, ay kukunin sa Kanya. Kung hindi po natin ilalabas yung talento, yung ating talino, mawawala talaga iyan. Kung hindi ka magbabahagi ng panahon mo, mauubos yung panahon mo sa mga walang makabuluhang bagay, maiiwan tayong wala sa tama at wala sa kaligayahan. Kung hindi ka matututong magbahagi ng mayroon ka, hindi yan lalago at hindi tayo madadala sa kaligtasan. Kaya tandaan po natin, mahalagang tandaan sa bawat araw natin, mayroong biyayang ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa. Nasa sa kamay po natin kung ating gagamitin ito para lumago yung ating mga buhay at lumago yung buhay ng ibang mga taong mabibiyayaan ng biyaya ng Diyos para sa atin. At sa dulo po ng ating mga buhay, mga kapatid, ito po yung mahalagang tingnan at ito po yung mahalagang titingnan sa atin ng Diyos. Naging mabunga ba
yung ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos? Paano po natin matutulungan yung ating mga sarili para maging mabunga talaga? Magbibigay po ako ng isang suggestion. Alam po natin, sa panahon po natin sa kalendaryo sa simbahan, patapos na po ito. At lahat ng mga pagbasa ng mga nakaraang linggo, ay tungkol sa pagwawakas. At ang magandang tanong tungkol sa pagwawakas, ang magandang tanong na dapat nating pagnilayan ukol sa pagwawakas ng ating mga buhay ay ito po. Paano po ba natin gustong maalala kapag wala na tayo sa mundong ito? How do we want to be remembered when we're gone in this world? Lahat po tayo dito mawawala. Mawawala yung katawang lupa natin. Mawawala lahat ng ating mga yaman sa mundong ito. Ang matitira lamang po ay yung ating mga alaala. Ang tanong po sa atin, mahalagang tanongin natin, paano natin gustong maalala kapag wala na tayo sa buhay na ito? Siyempre, naniniwala po ako na yung bawat isa sa atin, gusto nating maalala na tayo ay mabuti. Mabuting mga asawa, mabuting mga magulang, mabuting mga kaibigan, mabuting mga anak, mabuting mga katrabaho. Gusto natin maalala sa magandang paraan pagtapos ng buhay natin sa mundong ito. At tandaan po natin, hindi tayo maaalala ng ganyan kung hindi tayo magsusumikap na maging mabuti simula pa lamang sa ngayon. Kaya mga kapatid, ang patuloy pong imbitasyon sa atin, magsumikap na tayong maging mabuti gamit ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kahit na maliit pa ang tingin natin sa mga ito. Dalawang imbitasyon at dalawang paalala lamang po, binayayaan tayo ng Panginoon. At ikalawa, nawa maalala tayo, ang maiwan nating alaala ay yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang mga anak ng Diyos na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliit na gawang kabutihan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse at yaong mga nasa profesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapangkinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan. Ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay mapagintawat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay ministry ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo ng lay ministry. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available pa na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount po sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon aming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po namin na kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sinanaway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.